Hey, hey, hey! So, yung mga kapak no, pansin nyo ba yung suit ko ngayon? This is our next chapter, mga kapak no, no? Tapos na tayo mag-pattern making ng vest. So, itong suit ko ngayon is Americana, mga kapak no. Ayan. So, ang susunod nating topic ngayon, mga kapak no, is paano gumawa ng pattern ng coat o Americana. Tunghayan po natin isa't isa, mga kapak no. Pero bago ang lahat, kung nagustuhan nyo pong aking channel, mga kapakno, please subscribe and hit the notification bell para sa sunod, updated po kayo sa ating mga videos. Mix pong ating videos, mga kapakno, no? May pangkwela, yung pampagun vibes ngayon. Seryoso muna tayo, mga kapakno. This is hanip buhay ng iyong mga kapakno. So mga kapakno, dihasa mo ay sa muglakaw. Kay karon tagtaod, itudlo na ninyo kung unsaon paghimo og pattern sa coat. So mga kapakno, so ayan mga kapakno, no, ito yung finished product natin, mga kapakno. Tailored cut po ito, medyo gusot lang kasi naka champa po siya, no, naka ano po siya. So ito yung finished product namin. So ito yung mga kapakno, no, gagawin natin, ipapattern natin yung mga part ng coat, mga kapakno, no. So paliwanag ko lang siya kasi medyo sa best madali lang, mga kapakno. Konti lang yung ano doon, mga kapakno, yung part ng best. So ito yung mangas sleeve, and then mga kapakno, sleeve po yan. Yan mga kapakno, no. So ito yung sleeve ng coat, and then ito yung back, ito yung back, mga kapakno, back. And then ito yung itong maliit na to, mga kapakno, nakita nyo ba ito? Itong mga kapakno, itong ito lang, ito yung tinatawag na blade, or basta blade tawag ng mga kapakno dito, no. Ayan, so ito yung front, mga kapakno, ito, oh, front, yung front. So ito yung mga pocket, and then pocket din sa chest pocket na, no. Ito yung collar, yung kawilyo nya, mga kapakno. So ayan, ito yung collar nya, no. Ayan, so ito yung fit natin, mga kapakno, no. Tailored cut po siya, sexy po yan sa akin, mga kapakno. Ito yung sarili natin gawa, mga kapakno. Ayan, fit po siya sa akin. Ayan mga kapakno, ayan. So ayan mga kapakno, no. So antabayanan po natin, mga kapakno, kung paano po gumawa ng pattern making ng coat. So paghuwat lang yung, mga kapakno, gamay lang huwat. So ayan mga kapakno, no, ito yung gagawin natin, ito yung PO. Ayan, ayan, nakaroon mo yung, mga kapakno, yan. Ito yung given na PO sa ating mamahali na at bubutihin na mga customer, mga kapakno. Shout out lagi sa aming mga customer sa Dean Shoes School Shop. Ang tahian po namin, mga kapakno, ay andito lang po kami, located po kami dito sa Barangay Bagong Barrio, Pandi, Bulacan. So kung sino po yung gustong makakamura at magpagawa ng suit o entourage ng suit, only coat lang po sa amin, mga kapakno, kasi wala po sa amin yung mga gowns. Only coat po lang sa amin, mga kapakno, no. Coat, pants and vest, tsak na magiging mura kaysa pumunta kayo ng pwesto. So dito na kayo, mga kapakno, sa aming muting tayan. Tailored cut po, mga kapakno. Endorse ko lang yung sarili ko, pero okay lang naman, kapakno, kung pupunta kayo sa ano, Divasoria, or i-endorse ko na rin ang aming pinaka the best na disenyo Pandi dito sa Barangay Bagong Barrio, Pandi, Bulacan. Ito yung pinaka sentro ng Kalakalan. Bukod sa Divasoria, pwede kayong pumunta dito sa disenyo Pandi, mga kapakno. At dito mo makikita ang lahat ng mga gowns na hinahanap nyo. Gowns, pang mother, coats, lahat na po, mga kapakno. Kung gusto nyo magpakasal, dito lang po sa Disenyo Pandi ang bubutihin naming mahal na Disenyo Pandi. So kung gusto nyo rin makatipid na konti,
O hindi lang konti, pumunta kayo sa aking munting tayaan. Sa barangay Bagong Barrio din po ito mga kapakno, no? Mag-inquire lang po kayo sa akin. I-message lang po kayo. Message nyo lang po ako. Ang hirap magsalita mga kapakno pag Bisaya. So, pasisyahan nyo na po ang aking salita mga kapakno, no? Sana na maintindihan nyo kahit utal-utal dahil ako'y matagal na sa Manila pero tonto pa rin. So, ito mga kapakno, no? Ang gagawin natin ngayon. So, yun pala. Punta lang kayo sa aming tayan dito. Visit nyo lang, Dennis Heronco. Dinsius Go Shop. Tailored cut po ang gawa natin mga kapakno, no? Ayan. Diba, puging-pugi ako sa aking suot na coat. Ganito po yung fitting namin mga kapakno. Ayan. Basta magkasundo lang tayo sa gibi ng sukat mga kapakno, walang problema. Basta magkaintindihan lang po tayo sa mga ano. Ito yung bunso ko. Ayan, ah. Ayan. So, sige mga kapakno, mag-pattern making muna tayo ngayon. So, ayan mga kapakno, no, ito pala yung mga binigay sa atin na PO. Shout out po, Joseph Carpio Collisions. Madam, alam nyo na po, salamat po sa laging suporta sa amin. At ikaw ang the best. So, at sa lahat pa po ng magpabagawa sa amin, maraming salamat po sa suporta. Malaking tulong po ang pagtiwala nyo sa amin mga kapakno. So, magkaintindihan lang po tayo sa sukat mga kapakno, wala pong problema sa fitting. Yan lang po masasabi naming mananahe mga kapakno, no? Kung magkaintindihan po tayo sa sukat, wala pong problema sa fitting. So, this is it mga kapakno. So, ito na mga kapakno, no? Mayroong PO dito binigay. So, ang nakalagay sa PO dito mga kapakno, my shoulder, my chest, may armhole, mayroong braso, mayroong sleeve length, haba ng sleeve, at mayroong coat length. So, meron din tayong sa pantalon, may waist line, sa hips, and then sa punja, and then sa hita, then sukat ng haba ng pantalon. So, ang part pala ng coat mga kapakno is medyo marami ito mga kapakno, no? Maraming part ang coat kasi ang best natin ang part noon ang pichira and then back and then yung front tapos yung belt sa likod, yun lang naman po eh. So mga kapakno, ang coat pala, ang coat natin is marami. Meron tayong back, meron tayong tinatawag na blade, meron tayong pattern sa harap or body or sa front, and then meron din tayong sleeve, kukuha din tayo ng sa collar, and then yung sa lapel. So medyo marami po ang ating part ng coat. So ngayon mga kapakno, sana makuha nyo ang ating ano, wala kasi akong cameraman, so sundan nyo na lang po mga kapakno ang ating pagguhit na. So, ganun din po ang ating mga materialis o mga kagamitan sa ating paggawa ng coat. Ayan. Sana, gagawin nating fit na ganito mga kapakno, no? Fitted siya. Ayan. Ayan, ang likod natin, napaka-sexy, ano? So, ganito. Tape measure. Our medida, roller. Curve number 2, curve number 1. And then, gunting, ingat-ingat sa paggamit ng gunting at lapis. Ayan, ganun. So mga kapakno, ang una nating gagawin is back. Magpapakan po tayo ng back. Ayan. So ganun din, kukunin natin yung pinaka-pundasyon dito. Dito tayo mag-uumpisa mga kapakno, no? So ang shoulder, kukuha tayo ng pundasyon. Ayan. Yan mga kapakno, no? So ang shoulder niya is 17. Ayan, 17 dito mga kapakno, no? So mag-allowance ka ng 1 quart para doon sa pagkasa natin sa manggas kasi papasok pa tayo ng 1 quart. So kailangan 17 yan, mag-allowance ng 1 quart para pag kumuha tayo ng pagkasa ng manggas mga kapakno, is tatama siya doon sa 17 kasi pagsaktong 17 lang po ang
gagawin nyo, tapos papasok ka pa ng 1/4 sa pagkasa ng manggas, hindi magkulang na po yun, magiging 6 3/4 na po yun, hindi na tayo sumunod sa sukat na binigay sa atin ng mabubuti nating mga customers. So ayun mga kapakno, importante, ingat-ingat din mga kapakno sa given na sukat. Pero minsan talaga mga kapakno, ang pananahi po ay hindi po talaga perfecto, kasi ito ay art, ginawa lang po ito ng tao, maraming pamamaraan kung paano magiging ano, kahit anong paraan naman po mga kapakno sa pananahi. Basta ang importante kasi ang kalabasan, no, ang fitting, kahit anong pamamaraan ang gagawin mo sa paggawa ng pattern, pananahi, basta ang importante doon, doon tayo makikita sa pinaka finish line. Ang ibig sabihin sa pinaka finish line, yung sa pagfitting ng client, dapat maging satisfied sila, magiging ano. So ayan, kanya-kanyang diskarte po ito sa pagpa-pattern. Alam kong marami pong nakapanood sa atin dito mga kapakno na uy, iba yung pattern niya, uy, iba yung ano niya, mali yung mga, pero kaya nga sinabi ko, iba-iba po ang ating pamamaraan, no? Basta ang importante, magkita-kita tayo sa pinaka-finals. Ibig sabihin, pinaka-finals, doon tayo sa pag-fitting ng kliyente natin na maganda at fitted. So, satisfied, yun ang pinaka-goal natin, mga mananahin, no? So, yun. Ang shoulder niya is 70, no? And then, gagawa tayo ng sukat ng kanyang neck. Kukuha tayo kung ano yung chest niya, mga kapakno. Meron dito, kailangan mo talaga mabasa tong ano natin mga kapakno, eh, yung ano natin, roller natin. So gagawa tayo ng neck. Ayan, ayan mga kapakno, no? Ay, mahangin mga kapakno, mahangin, no? Ayan, so ang haba ng coat sa likod to kinuha mga kapakno is 27. Ito yung sinasabi ko mga kapakno, ang given na haba ng coat 27. Kung gumawa ka ng coat minus 5, oh, ng best pala, gumawa ka ng best nito, ang best nito is sa 27 minus 5 is 22 po yung length ng best. Ito yung sinasabi ko kanina. So ito 27, ayan 27 mga kapakno, ito, ito mga kapakno, 27 sa tape measure. Ayan na, 27, ayan 27. So ayan, yan, gagawa tayo ng pinaka anya mga kapakno, no? So ang susunod natin kukunin, kukunin natin yung armhole, kasi ang given na armhole dito mga kapakno is 22. Susundin natin mga kapakno, 22 is armhole, yung binilogan ko mga kapakno, ayun, no? Armhole 22, maklaro nyo ba? Yan. So 22 yung armhole nya, kasi ang chest nya 43, no? So 22, tama lang to. Ayan, 22, armhole, 22. Ayan. So, gawa tayo ng figure, figure sa body, kung saan natin itatapat yung pinaka-umbok ng tiyan, no? Ang figure dito ay, ang given na figure is 21. So, kukuha ka ng 21 mga kapakno. Para doon, ang ibig sabihin ng figure, doon tayo kukuha ng pinaka-umbok ng tiyan, no? Kasi doon ang butonis. Ayan. Para maiwasan natin umangat yung collar natin, no? Kasi minsan sa pag-fitting, umangat talaga yung collar, no? So medyo problema yung mga kapakno. Kaya nga sinasabi ko, dapat kung magkaintindihan po tayo sa given na sukat, walang problema. Di ba, Benz? Ayan, so mga kapakno, gagawa tayo ng back. Ayan, back, naklaro nyo ba mga kapakno, no? Ayan. Gagawa tayo ng back. Medyo matagal ito mga kapakno. At tabayan nyo lang mga kapakno, no? Yan. Back. Bilisan natin mga kapakno. Back. Yan. Tapos gagawa tayo ng slit sa likod. Yung tanda ng slit. Yan. Slit. So kukunin natin yung pinaka chest niya. 43. Yan. Divided by 2 to mga kapakno, no? 43 is 20. 21 and a half. So ito. Ayan. So ang bilog ng tiyan niya is ano ba to mga kapakno? 45. Dito, malaki ang tiyan mga kapakno, no? Malaki ang tiyan, 45. Ayan. So gagawa tayo ng likod. Ayan. Ayan.
Ito na yung back natin yung tapakno. Mapupurma natin yung back natin. So, ayan. Ayan mga kapakno, no? Nakita nyo ba mga kapakno? Ito. Ito yung neck. Ito yung neck niya. So, ito yung back. Ayan. Nakikita nyo mga kapakno? Ayan, no? Ito na yung pinaka-back natin mga kapakno. Ito yung neck. Ito yung sa armhole. Ayan. Tsaka ito yung pinaka-back niya dito. Mga kapakno. Ayan. Makulit yung anak ko. Mamaya na anak mo. So yung mga pakno, no, tapos na tayo dun sa likod natin, sa back. So ang gagawin natin, yung front na naman natin ang i-drawing natin mga kapakno, no. Klaro nyo ba mga kapakno? Medyo mahirap kasi yan. Ayan mga kapakno, no. So mamaya igugupit natin, makikita nyo mga kapakno. So ito yung paggawa ng front. Ayan. So kukuha tayo dito ng sukat ng bulsa, no? Ayan. Ito yung packet. Yun yung butones. Fork. Ayan yung butones. Ayan, four. Ayan, mga kapakno, four. Six. Ayan, i-drawing natin mga kapakno yung ano. Ayan. So ayan, no? Kuha natin yung front. Ito yung kinukuha natin mga kapakno, ito. So front. Ayan. Kunin natin yung armhole, 22. Dudrawingin natin yung armhole, no? Kita nyo ba, naklaro nyo ba mga kapakno yan? Armhole na, armhole yun dito. So ayan mga kapakno, no, armhole. And then yung shoulder, kukuha ka dito sa sukatin mo yung shoulder ng likod sa may back, ito. Ayan, sukatin mo siya. 5.5, no? Ayan. Titingnan natin mga kapakno kung kukuha natin yung 21 na figure, no? 21 kasi yung figure dito. Mula dito sa may balikat, sukat ka ng 21 patungo dun sa ayan. Ito mga kapakno, 21, tama mga kapakno, no? Then gagawa ka ng lapel. Yung lapel mga kapakno, no, yung ganito. Yung ganito yung mga kapakno, yung pinakakula ano, lapel niya ito. Kukuha niyo ito. Parang kang architect nito mga kapakno, no? Kuha nito yung lapel. Ang design nito kapakno is peak lapel, no? Ayan. Ayan. So makikita na natin na yung body natin, no? Na-drawin na. So ito. So yung pocket sa loob, pichira. And then ito yung breast pocket. O yung tinatawag namin pichu. Yan, so yan mga kapakno, no, nakita nyo ba yung lapel? Ayan, ito yung lapel. Ito yung pinaka-armhole niya. Itong armhole niya sa harap, tsaka yung sa likod dito kapakno, magdudugtong yan. So mamaya may ikot-ikot yan, no. Ito ang susunod natin gagawin is tapos na yung back, tapos na din yung front. So itong gagawin natin, itong blade, no, mga kapakno. Wala.
malaki ang chin niya, no? Ang chest niya is 43. And din ang bilog ng chin niya is 45. So medyo malaki yung mga kapak niya, yung sinasabi ko kanina. Hindi talaga parehas ang katawan ng tao, ang figure ng tao. So kailangan natin mag-adjust din sa paggawa ng pattern, no? So 43, kukunin natin yung 43. Sukatin natin yung kapak, no? Ayan. 43. Ayan, no, 40. Kukunin natin yung chan, 43 45. So mag plus, mag additional lang tayo ng 2 inches mga kapuno sa chan. So yung mga kapuno, kukunin natin yung body 45, so magiging 40. Mag additional tayo, no. Medyo malaki ang chan yung gagawin natin, no, mga kapatid natin yung PO dito mga kapatid, no? Yung pangalan Anol Mendoza. Ito yung pangalan ng may-ari mga kapatid, no? Yan. So armhole niya is 24. Ito, braso 15, sleeve length 23, ano yan, then cuff 11. So yun mga kapano, gugupitin na natin yung back, isa-isahin natin, no? So mamaya ipaliwanag ko sa inyo mga kapakno ito, oh. Ito na yung back.
So ayun, nakapakna, no. So ito na yung nagupit natin. And ito na yung pattern natin, no. So ito yung back. Isahin ito mga kapakno. Ito yung back mga kapakno. Yan yung back siya. No? Ito yung part ng coat. Back sa likod. Yan. Ito yung pinaka neck. Dito mga kapakno. Dito. Yan. So ito yung shoulder. May likod. Banda. Yan. So ito yung sa armhole. Antenya. So number 2 is yung blade, tinatawag na blade. So dito tayo mag-adjust mga kapakno kung sa pasiksi or palaki ang chan. Malaking blade natin kasi medyo malaki yung chan yung kliyente natin, no. So ito din yung pinaka armhole niya. Ito yung blade. Ayan. Ay mga kapakno, makikita niyo. Ayan, dito yun siya mga kapakno na part. Ayan, dyan siya na part mga kapakno. Ayan, dyan siya. Yun yung magdudugtong, magdudugtong ng harap, tsaka sa likod siya yung sa may pinapagitnaan yan. So ayan mga kapakno, no, nakita niyo ba? Ayan. Ando yung back. So ayan. So ngayon ang harap niya, front natin ito mga kapakno, is ito na yun siya. So itong ayun na mga kapakno, no? Kita ito kasi mga kapakno, ito yung notch lapel, yung pabuka siya. Nakita nyo mga pabuka yun, yan notch lapel yan. So plain notch lapel, wala siyang piping. Ayun, notch lapel. So ito naman ang ginawa natin ngayon, peak lapel yun sa mga kapakno. Ayan. Ayan mga kapakno yan. Ganyan yan siya mga kapakno, peak lapel. Ayan, no. Dito yun na side. Ayan, no. Ito naman patulis. Ayan, patulis. Nakita nyo mga patulis. Ibang design kaysa dito. Ayan, ito yung notch lapel. Ito naman yung patulis. Ito yung peak lapel. Ayan, ito siya yung ito na part. Ito yung armhole mga kapakno din. Pag ano yan siya. Ayan, sa harap. Kanyari ka, armhole. Tapos iganan mo siya. Ayan. Lapel yan. Ito na yun siya mga kapakno. Kamukha na siya. Ayan. Ayan, ganito. Ito yung shoulder. Ito yung shoulder dito, shoulder. Ayan, ito yung lapel. Ayan, ayan siya. Ito yung collar. Ayan, paikot na yan siya doon. Ayan. So, ito yung pocket. So, ayan. So, ayan mga pakno, no? Tapos na tayo mag ano, sana naintindihan nyo yung ano natin. Medyo magulo kasi wala akong cameraman, no. Ayan. Alam kong makukuha nyo dito. May idea kayo ng konti na ako. So hanggang dito na lang mga kapakno, no. So abang-abang na lang po tayo mga kapakno sa sunod natin gagawin. Marami pa po tayo ang gagawin mga kapakno. Abang-abang lang kung sino yung gustong sumubaybay sa paggawa namin. So ayan. So hanggang dito lang kapakno. Support my channel. Subscribe. And then hit the notification bell. So mga kapakno, hanggang dito na lang po. So bye bye.